And I agree. She began poised and her journey to ruin was seamless. Seamless journey to ruin. Sabi ni So, hindi siya mga, ano, he watched it but he can't join the, ano, because he has to go up to Tagaytay daw. But congrats daw to that. Iba, kakaiba si Miran Alvarez talaga. I mean, fans na kami. She was in, she was a junior when we were freshmen. Yes. Right? Yeah. Pinaclaim namin siya as at tanghalang Ateneo batchmate. Oo, pero hindi namin siya talaga batchmate. Pero kiniklaim namin siya as part of our own kasi kami yung second year. I entered when I was sophomore. Yeah. Oo. Oo. So, as freshman kami. So, sabay tayo pumasok. Yeah. Ang galing-galing na ni Miran noon pa. Noon pa. Naka naman. Nung napanood ko talaga to, sabi ko sa kanya, girl, wala kang kupas. I mean, there's a reason why so many people, when they first heard that Miran's back, talagang a lot of people in theater was just so excited. Oh, meron talaga siyang legacy. Max naman. Max naman si Miran. Pero iba, but it was scary. It was scary. Kasi iba siya eh. It's really, you're limited to this. I know. Right? I know. And that's why Yanni was right when he says that the one with the most experience this is really Marian. Because used to using our whole bodies how and the big, space. Gano'ng kalaki yung malaki? Eh, pero teatro exactly. Naman, malaki. Eh, ang laki ng language. Language pa lang, ang laki-laki na. Correct. Tama, but now, it's like, make it smaller. Umuwi ka. Make it smaller? Ito yung salita. Paano mo palilitin yung acting mo, pero yung salita mo, ganito katandang Tagalog na, di ba? Ang labo talaga. Correct. So it was really intimidating. I kept on talking to Ron after. I was like, Ron, ikaw na bahala because I don't know what it's gonna look like. We might come out looking OA, and so bahala na si Ron. Speaking of Sir Ron, but we have another question from Trixie Daus. For Marian, Gabe, Niren, and Yan, how did you work with the director sa pag-atake ng character? Kumbaga, ano pa yung relationship niyo with Sir Ron when you were studying your characters and trying to embody them? Kumbaga. This question po once again is from Marian, Gabe, Niren, and Yan. Kami, friends lang po talaga kami. Thank you. Yeah. We're batchmates. So yun ang relationship namin. So there's nothing more. Nothing more. No benefits. No, just friends. Wala sa Baguio si Gabe. Eh. Parang hirap yung benefits. Ako, I have to work with him a lot. I am in all the scenes. So, parang, but the way to really do it, I think, the most important part, and I think this needs to be said kasi nga napakabagong medium na to, and I do hope that other theater companies consider employing this medium while social gatherings are banned. Parang there, ako nga eh, parang iniisip ko eh, bawal ang teatro ngayon eh, kaya namin ginawa. Pero ginawa namin sa isang paraan na alinsunod sa mga hinihinging protocols para maprotektahan tayo from this pandemic. Pero what I did, actually, ang hindi ko lang nakasama sa kanilang pag-shoot ay si Gabe at si Marlon. But
and the chorus, but I was there for the chorus workshops. I wanted to be around for that. And acting coach din naman ako, so I was trying to be helpful in that way and to be present. And also, you know, like as a lead, I want, parang ano yun eh? You want to root for everyone. So you want to be as present as possible. And ang ginawa ko was para yung mismong ako yung maka-eksena nila kapag sinushoot nila yung parts nila. Ginawan ko ng paraan na sana maging available ako hanggat maaari for everyone as much as possible na I would be online also as Ron would direct. Pero yung karid nila, ako mismo naka-eksena nila. Because in the end, matutulungan din nun ako. Kapag kukunan ko na yung mga eksena ko, hindi nila ako masasabayan sa schedule ko kasi alauna kami nagsistart eh. Nung mga eksena ko, mga 1 a.m., ang pinakamaaga nating start yata ay 11:45 ng gabi. At natatapos tayo ng mga 4 a.m., 5 a.m. Kasi nga asynchronous. And yun yung parang time na kailangan because that's when, remember, I live in La Union and this is a surf town. And the resorts are designed in such a way that the sound of the ocean can come in. Pero also, like when the town is alive, marami rin siyang mga noise, like cars passing by right beside MacArthur Highway. So we have to do it late at night. Pero acting alone already, kapag ginagawa ko na yung take ko, I do have with me the memory of reading with Miren, for example, during her takes. With reading for Marian, kaya kahit na wala na sila doon naka-eksena ko, kayang isupply ng isip ko better than if I was not around sa kanilang mga pag-shoot. Kasi kailangan kausap ko talaga sila eh. Yun talaga yung challenge dito. And to try to reconstruct the reality of two people talking in real time, even if they're not in the same space, is really very challenging. Pero bukod nga doon, working with Ron for this, dahil nasa lahat ako ng eksena, nag-uusap kami halos araw-araw. At in fact, Ron is a very dear friend to me. Pero, you know, if you're friends with people over the years, sometimes you don't get in touch with them. Sometimes I realize, oh, 2 years na pala kami hindi nagkikita ni Ron. Dito, umabot na sa, pag 2 days kami hindi nagkikita ni Ron, hinahanap ko na siya. Kasi addict na ako ulit. At kailangan ko na ulit ng Ron fix. Tapos siya din, pag kunyari, naging busy naman ako dito sa La Union, minsan parang, hoy, nag-i-edit ako ngayon, pero magbe-break lang ako at kukumustahin kita. Kasi magkaibigan kami sa totoong buhay. So hindi sila exclusive ni Gabe. Magkaibigan din kami. And I think, that is also a great dynamic to the direction is that we can work both as our hats, meaning actor and director. Pero at the same time, we have our friend hats. And we can, it is a very, you know, even if we're 287 kilometers away, we are very close. And masarap magtrabaho with people that you have known for years. This is a homecoming for many of us in the alumni cast. And Ron is both a friend and a mentor to us. So parang just getting to work with him again was, ang tanong, kung paano kami nagtrabaho, parang, pero mas naalala ko yata yung kung paano kami hindi nagtrabaho. Pati yung after rehearsal gimmick, sinisimulate namin. Kunyari, tapos na kami magtrabaho. Maglalag off lang kami ng konti or jingle, tapos babalik kami. Tapos, friendships usapan na kami ngayon. Parang sinisimulate namin yung sa Sweet Inspiration sa Katipunan. Pupunta kami tapos ng rehearsal at magchichikahan doon. Parang ganun. So yun yung work experience with Ron. Hindi siya work all the time.